What's up mga kaibigan? So nandito muli ako sa Christ the King Parish with Parish Youth Apostolate Group. This time naman, ipapalabas naman namin ang Christmas Fiat Musical. Okay. Sa likod ko, yung gaganap na Jesus. Ayan. Ang cute niya. Ang Christmas Fiat Musical ay kwento ng kapanganakan ni Yesu Cristo simula sa pagpapakita ni Archangel Gabriel kay Maria at matapos sa kanyang kapanganakan. Nakasulat ang mga awitin sa Ingles. Ang magandang awitin ay pinagtulungang binuo ni Catherine Quinto at Brother Albert the Great Maria Salvacion ng Oblate Apostles of the Two Hearts. Sa pagkakataon na ito, nilagyan ko ng twist ang pagbuo ng produksyon para sa mga kabataan ng Christ the King Parish. Nilagyan ko na may pagka-touch ng Pilipino para mas makarelate pa ang manonood kahit Ingles ang mga awitin. Sa grasya ng Panginoon at tulong ni Mama Mary, nagampanan naman ang mga kabataan ang kanilang pagsasadula. Maliit man ang pagkakataon namin sa pag-ensayo, bawing-bawi naman sila sa kanilang self-confidence, energy at faithfulness sa bawat pag-ensayo. Kaya nagresulta ito ng magandang produksyon. Simple lamang ang aming paghahanda, pero nakasatuparan pa din ang musical play na ito gamit ang mga creative resources ng parokya. Ang elevations and steps na nakadisenyo sa stage ay improvised. Diba ang galing? Hindi na kailangan gumastos ng malaki. Naging makulay at nakakapagbigay ng magandang pananaw sa ating pananampalataya ang Christmas Fiat Musical. Ang mensahe nito ay kapayapaan, pagmamahal at walang hanggang pag-asa. Ang mga nagsiganap ay hindi biro ang kanilang napagdaanan. Maghapon ang ensayo hanggang abutin ng kagabihan. Hindi naging hadlang ang kakulangan ng araw ng ensayo ang hindi nila pagtugon. Pagkus, sumagot sila ng walang alinlangan na ipagpatuloy ang kanilang ensayo sapagkat alam nila ang kadahilanan ng kanilang produksyon. Ang magtato ng magandang alaala sa puso ng manunood at paparating sa kanila ang salita ng Diyos. Ang eksena sa panunuluyan ay masasaksihan din dito, kung saan si Jose at Maria ay naghahanap na matutuluyan para ipanganak ang sanggol na manliligtas. Ang musika ay napaka-relaxing, madadama mo ang lamig ng simoy ng hangin sa kanilang eksena. Kung iisipin natin na halo-halong sakripisyo ni Maria at Jose sa paghahanap ng kanilang matutuluyan, dama nila ang lamig ng lugar, kagabihan ng oras, na ayaw silang paintulutan na makisilong. Hindi pamilyar sa kanila ang rules and principles sa teatro. Wala silang formal na training sa acting. Ngunit tingnan natin ang kanilang palabas. Talagang nagbunga ito ng maraming prutas. Sa bawat palabas ng Christmas Fiat, kung saan man lupalop ito na ipalabas, kung sino man ang mga magsisiganap, profesional man o hindi, doble ang epekto nito sa manonood at sa gumaganap. Sabi nga nakakarami, ang karanasan ang magiging magaling na guro sa ating buhay. Kaya naniniwala ko ang karanasan nila sa produksyon na ito ay nagbunga ng kanilang relasyon sa Diyos at debosyon sa ating ina na si Maria. Layunin ng produksyon na ito ay magbigay ng inspirasyon sa manonood at higit sa lahat, may parating ang tunay na diwa ng Pasko, ang bata sa sapsaban, ang Emmanuel, na sa atin na ang Diyos. Ikaw, may karanasan ka ba sa ganitong klaseng play sa tungkol sa Diyos? Kung meron, mag-like ka naman at mag-comment sa baba at ikwento mo naman ang maliligayang karanasan mo bilang isang aktor o aktres sa produksyon na iyong nagawa. Masaya ba? Ano ang memorable? Ano ang mga balakid at paano ito nalutasan?
Ito po yung mga masigasig, saka mga faithful, saka mga loving, mga cute na mga youth dito sa Christ the King Parish, Butuan City. Okay, mga kings katabi ko. Nakauli kayo sa bibig ako, si St. Joseph. Ito mga innkeepers. Innkeeper. Outkeeper. St. Elizabeth, my mother, o diba? Juan. St. Gabriel, o diba? Saan ka pa? Makasama ko yung mga drinkings na may sumingit na angel, o yan. Mga shepherd sa mga kasama ko, o yan. Mga servants! Sa likod ko naman, mga servants. O, oh, manili mo, tingnan mo, mukhang arabo yung mukha ko. Ayun! O diba? Shepherd! Ako si Zacharias. Sa kaya. Kaya. Dancer. Dancer.